Grabe, ba't ganito yung motor ng Suzuki? Ba't sobrang gaganda ng mga motor dito? So ito 400 Burgman naman yung gamit natin. So nakaano to, ang gaganda nitong Burgman. Pero hindi ko na sinasabing Burgman lang. Actually yung ibang scooter talaga nakaganito na, may meron silang tinatawag na forward control yung bike. So ganito. Ah, ito. Nakarelax ang paa mo. So yung ito yung suspension, gustong-gusto ko dahil sa kahit tight corner lang, sobrang ano, bouncy siya. Mararamdaman mong responsive yung shock niya sa corner sobra. So same lang to ng GSX-750 na gamit ko. So ito, ang nabago lang yung silver kasi yung akin nasa gold yung ano. Yan, so ito yung bago. Tapos yung underbelly exhaust. So yun, underbelly. Mataas to eh. Yes, yes. Ha? Butya. Ah, mas maganda to. Mas maganda to. Mas maganda to. Lambot ng siya, grabe. So hawig siya sa V-Strom 650. So rain or shine kami rito sa Suzuki test ride. So yung mga bike dito, ayan, may ano kami, may Burgman kami. Ayan, so may scooter kami na Burgman, yung bago yun, yung ano na, in-update nila. So ito, naka-ilera rito yung mga ano, mga Suzuki test ride unit. So may GSX-8S, V-Strom 800DE. Ayan, abot mo na. So meron Jigsaw 250. So meron kami scooter dito na ano, Avenyes. And meron kaming V-Strom XX na 250 and the Burgman 400. So ayan, sa lang. Ito, mag-test ride yata sila. Ayan. So ito yung Burgman, yung bago, yung X3DX. Ayan. So ayan, gusto ko mag-thank you dito sa mga crew natin. Ayan. Sir, thank you ah. What's up? Shoutout sa mga tropa natin dyan sa Kalamba. Ayan, Suzuki oras na para mag-motor. No? Okay mga kamotmot, so ito try natin yung GSX-S 8S. Ito yung ni-review ko na sinabi ko na gusto ko matry talaga one day. So ito na yung pagkakataon para makita natin yung power, torque, and siguro yung speed eh, kasi nasa ano lang ako, nasa test ride area lang. So try lang natin, experience lang, okay? So yan si ano, Sir Boyet, siya yung magta-try. So tanungin natin mamaya yung experience ng bike. So nice, no? Kamusta? Torque? Okay. Traction control naka-off. Ang ganda ng power niya. Saka yung ano niya, weight distribution. Balance niya yung distribution ng bike. Sige ka.
motor talaga. Kaya siya kung ano, nasa 1,000cc. So nasa first gear lang yung makapag-gear na malakas. So quick shifter, auto bleep. So hindi ko talaga ito ma-experience sa ganitong rides lang. So kailangan talaga ito mas mahaba. Hindi ko magamit yung kick shifter dahil sa sobrang ikse. So ngayon, ayos, maganda sulit. Sulit sa sulit. Sa ano, sa power niya, sa torque. So good. Good siya. So sabi kong ano, naked bike. Tsaka yung ano, sobrang slim. Sobrang slim ng ano niya. Yung sobrang slim ng ano na, tight na rito. So yung quick shifter kasi hindi natin magagamit kasi sobrang ano, sobrang easy lang ano ng course. So siyempre kailangan natin RPM mas mataas para magamit. So yung ito yung suspension, gusto ko dahil sa kahit tight corner lang, sobrang ano, bouncy siya. Mararamdaman mong responsive yung shock niya sa corner sobra. So same lang to ng GSX-750 na gamit ko. So ito, ang nabago lang yung silver kasi yung akin nasa gold yung ano. Yan. So ito yung bago. Tapos yung underbelly exhaust. So yun, so, pero the best talaga sa yung TFT panel sobra kasi colored na. So yun, so gusto ko talaga matry ito sa long ride kasi bitin ka pag dito lang. So magamit mo lang dito torque and power lang. Tapos yung weight ng bike, pero the rest mas maganda sa long ride. So yan ang masabi ko, sobrang lambot ng shock. Tsaka ito talaga ng the best kasi kahit 810mm siya, hindi ka masyadong magtitip to dahil sa slim. Ito maganda, ito napansin ko sa GSX kasi medyo malaki. So ito sobrang slim. So yan, the rest okay na. Ito, GSX 1000 inspired. Yan. So ito lang yung cons ko konti kasi naka-halogen bulbs. Yun lang. Address okay na siya. So ito yung GSX S8 2023. So 585,000 pesos. So kausapin ko Sir Boyet kung anong experience niya sa bike. Okay? So yan. So yan mga kamotmot. So kasama natin ngayon si Sir Boyet. So ano to, Suzuki Big Bike Owner Stock. So naka ano to, naka GSX-S 1000, di ba sir? Yes. Sir, yes. Question lang regarding dun sa drive mong ano, GSX-S 8S, yung 800. Ano masabi mo sa bike? Okay siya, yung power niya tama-tama lang. Smooth lang. Suabe. Ma-torque din siya pero tama lang yung torque niya. May pwede pa siya i-recommend sa mga first time mag big bike? Pwede. Maganda siya para sa mga first timers din. So hindi ka mabibigla sa power, yes. No? Tsaka super tipid. Yo. 800cc. Number 1. So yun ang ano mo, i-rate mo yung bike sa naked bike sa bilang middleweight na bike. 100%. Goods. Good siya. Yun. So thank you, Sir Boyet. Yun. Shout out sa mga ano ha, sa Suzuki Big Bike. Yan. So ito yun, ito yung bike. Yan. So try ko rin yung 800. Mataas na eh. Yes. Ha? Bot. Ah, mas maganda 'to. Mas maganda 'to. Mas maganda 'to. Lambot ng siya, grabe. So hawig siya sa V-Strom 650.
So yun lang talaga. Sobrang bitin naman yung course dito. Grabe yung shock, grabe, sarap, ang smooth. Gusto ng long rides na ito, Ma'am May. So kompleto na to, kompleto Ricardo sa to. Sarap, sarap. Gusto ko talaga long rides. So tinignan ko lang yung engine ha, engine ng dalawa. So yun, abutan natin sa Lawrence. So thank you kay Sir Lawrence sa pag-assist. So ito talaga, kahit nakatayo ka rito, pwede oh. So sarap talaga, grabe. Gusto ko na talaga ng adventure bike. The best. Nice. Grabe, sobrang taas. So yung ano lang, downside ko, sobrang ano, sobrang taas. Pero kaya naman din. So yun, so 850 seat height. Pero sobrang lambot ng shock, tsaka sobrang smooth ng upuan. So yun. Ganda. Good job, Suzuki. Grabe. Thank you, sir. Welcome. Anytime. Don't worry, marirepin mo yan in-depth. Yan. Kasi bitin ako dito eh. In-depth review. Oo. Ayos lang natin yung konting damage. Oo. Oh. Pero the best talaga, the best. Grabe. Gusto ko tol ng bot, sobra. So the new Suzuki V-Strom 800DE. So ang engine nito almost same sila nung 800 na GSX-8S. Pero syempre different build dahil adventure bike and naked bike. So engine 270 degrees crankshaft. So 776cc. So ano to, around of sa 800. Grabe, ang lakas, ang ganda. Sobrang na-excite ako bigla, yung adrenaline nalo sa akin eh. So yun, sa mga matmot, sana nakita nyo. And may na kayong tips and idea sa bagong Suzuki na launch. Actually, siguro mga wala pang isang buwan to eh. So this Suzuki V-Strom 800DE and the GSX-8S. So same engine yan dalawa. So yun, abangan nyo lang yung full review. So ito, patikim lang. So ito, tinignan ko lang yung seat height kung kaya ko sa 5.5. Kaya naman din. And experience sa power, torque, sa weight distribution ng bike. So yan, yung Suzuki talaga na ano, na GSX-8S. Sobrang lakas ng torque. Bibigay ko sa inyo torque and yung weight distribution, sobrang gaan. And dito naman, sobrang smooth. Yung ano, yung sobrang bouncy yung ano niya, yung shock sa likod. Grabe. Experience talaga sobra. So yan, thank you Sir Lawrence sa park assist. So first time ko mag-drive ng 400 na scooter kasi meron ako 125 eh. So manual lang to sir, no? Ay, grabe naman tong baba. Uy, grabe. Ayos ang lakas ng brake sa harap, ay sa likod, grabe. Grabe, ba't ganito yung motor ng Suzuki? Ba't sobrang gaganda ng mga motor dito? So ito 400 Burgman naman yung gamit natin.
So nakaano to, ang gaganda nitong Burgman. Pero hindi ko na sinasabing Burgman lang. Actually, yung ibang scooter talaga nakaganito na, may meron silang tinatawag na forward control yung bike. So ganito. Ah, ito. Nakarelax ang paa mo. So sa iba kasi, alam ko walang ganito. Mabilis siya ilin ang bike. Tsaka yung ramdam ko agad yung ano niya, no? Yung takbo ng ano niya. Ayan ha, hindi ako expert sa scooter talaga yung aming ko ha. Pero ito, ang lambot, ang pakiramdam ko parang ang gaan ng manibela niya masyado. Mabilis siya iikot. Tapos yung preno sa likod talaga nakakapagpaano ako. Nakakapagano talaga ako sa preno. Oo. Oh. Tapos yung upuan, grabe, parang first time ko, ayan, aminin ko, first time ko magkaroon ng mag-drive ng scooter. Tsaka yung ano niya, yung wind, tawag nito, yung wind dragging niya, kahit sa ganitong maiksi lang, walang tumatama na wind dragging sa akin. So sobrang, ano, sobrang sarap niya gi-drive. Hindi ako pa nag-scooter, pero parang dito, pag may extra. Tsaka sinabi ko talaga to kay ano, kay Marichu, na pag gusto kong mag-scooter, Burgman 400. Sa design, sa power ng bike, ito katulad ngayon na-drive ko na siya. So akin, ano na, talagang sulit yung braking pa niya, grabe oh. Oh, yung ano niya, yung braking niya, grabe. Sa harapan, magugulat ka na lang na ay sa harapan, hindi gaano ka-responsive yung brake. Siguro depende sa pisil ko. Oh, pero sa likod, ay pwede kang i-skid. Pero syempre ABS 'to, kaya hindi ka mag-skid. Long rides, long rides, long rides. So ito pa naka, yun, naka forward control ako. Ito yung the best. Kasi pwede kang magano, pwede kang mag-drive long rides na pwede mo siyang mapahinga kasi nandito oh. Oh, naka forward control. So ito yung the best talaga sa mga ano, sa mga scooter na mayroong ganitong forward control. Kasi nakita ko ganito sa Bigman and also dito sa malaking 400, meron na pala. Oh. So yun. So akin. So ito lang ang ano ko. Pero ako yung naman, given naman to na mga na-analog yung ano, mga digital. Pero syempre, yung iba nauna na ngayon, yung iba. So yun, iwang around ko ng konti. Pakita ko sa inyo. Sarap. Sa grabe, ang bilis niya ilin, sobrang bilis niya ilin. So yan, i-walk around ko ng konti, papakita ko sa inyo. So ito yung sinasabi ko kanina, so lahat ng hangin na tumatama sa'yo, kahit ganito lang yung daanan mo, yung wind dragging niya, itinatapon niya talaga doon, kasi dahil sa visor nandito niya, sobrang laki. Pag tama ng hangin, wala nang tumatama sa helmet ko eh. So dahil dito sa ano na to, sa visor na to, so nalilis yung wind dragging. Pero hindi ko alam sa long ride ah. Kasi itong track na to is ano lang, so straight lang, maiksi lang siya. So ito yung wind dragging agad ang nawawala, nai-eliminate niya. So yun ang goods dito. Also yung headlight niya LED na, yung design. So napaka-aggressive nung design. So para siyang toothless. Yun ang may ano ko to, humbing ko sa ano siya, sa parang toothless. And also yung brake niya sa harap. Hindi siya ganoon ka ano, bilis ano yun. Ang bilis, yung hindi ganoon kabilis ang response, pero meron siyang ano, pag pinisil mo talaga, ibibigay naman talaga. So hindi ka magdadalawang isip na mag full brake dahil syempre ABS naman din. And also yung ang napansin ko rito, sobrang bilis niya iliko. So kung tinglin mo lang ng bike, liliko ka na kahit mga ganitong tight corner. And napansin ko pa yung upuan, sobra
sobrang lambot oh. Tapos kahit mamreno akong ganun, hindi siya dumudula. So parang siguro ano na ng Suzuki to, ano na talaga nila yun, kasama na talaga sa binilid nila ito yung anti-slip na, na cover ng mga bike. Kasi mga bike hindi naman dumudulas eh. Ito kahit naka islant ng ganito, hindi siya dumudulas eh. So yan, ito yung Burgman 400. So alam ko yung price nito is 529,000 pesos. So tingnan ko nga yung ano, lock. So paano ba ito ang pagbukas? Ayun. So ito yung upuan niya. So yan ang upuan. So malaki din naman yung ano, compartment niya. Ayan. So battery cover. So malaki din naman. So ang kaganda nito, mayroong hydraulic na hindi siya bababa agad. So yun ang maganda rito. And also meron siyang handbrake. Di ba? Parang nakakotse, no? Oh. So naka-handbrake siya. Ayan. Ayan. So yan, yan yung Burgman na ano, na 400 ng Suzuki. Yon. So someday siguro i-ano natin to, i-review natin ng mas maano, mas mahaba, mas malayo. Tingnan natin pati yung gas consumption nitong bike. So kailangan lang natin ng approval ni Sir Lawrence. Okay? So yun mga kamotmot, so ito yung test ride dito sa World Trade Center. Dahil meron silang event ngayon, yung Raider 150 Summit 2023 dito sa World Trade Center, hosted syempre ng Suzuki. So yun, dahil Suzuki, ano ako, Suzuki brand. So yun talaga yung pinili kong brand, kasi alam kong tiwala. Okay, so hanggang sa susunod ulit na vlog. So this time on, see you on the road. Peace out. So oras na para magmotor.